Ayon sa RA 4136, ang student permit ay dapat hindi bababa sa edad na 20 na taong gulang, 18 na taong gulang, C, 16 na taong gulang. Tamang sagot, C, 16 na taong gulang. Sa anong pagkakataon hindi maaring mag-overtake? A, kung umuulan. B, tuwing gabi. C, sa blind curb. Ang tamang sagot, sa blind curb. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng box o bag? A, 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B, 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Or C, 18 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Tamang sagot, A, 14 na pulgada. Ano ang dapat gawin kapag magmamaneho sa highway na may maraming lubak? A, bilisan ng takbo. B, palaging lumipat ng daan o lane. Or C, bagalan ng takbo. Ang tamang sagot, C, bagalan ng takbo. Ang busina ay para sa A, ingay. B, magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Or C, pampagising. Tamang sagot, B, magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Kailan ka maaring maghintay sa dilaw o yellow box sa sangandaan? A, kapag ang traffic light ay pula. B, kapag nakatigil ka sa daloy ng trapiko. Or C, hindi kailanman. Ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Tamang sagot, C, hindi kailanman. Ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A, ang driver na unang dumating ang siyang dapat unang umandar. B, ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat umandar. C, ang driver ng higit na malaking sakyan ang siyang unang dapat na umandar. Tamang sagot, A, ang driver na unang dumating. Ang driver ay nararapat na laging magbigay ng daan sa mga sakyan may blinkers o sirena nakabukas dahil sila ay A, malalaking sasakyan. B, sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. C, maliliit na sasakyan. Tamang sagot, B, sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating? A, ang sasakyan nasa kaliwa ang prioridad. B, mas prioridad ang nahigit na malalaking sasakyan. Or C, ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. C, ang tamang sagot. Kung liliko pa kanan, nararapat na A, bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at magsignal upang lumiko sa kanan. B, manatili sa kaliwang up ng kalsada at signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. Or C, manatili sa kanan daan ng kalsada at magsignal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Tamang sagot, A, bagalan ang takbo. Ang traffic sign na no stopping ay nangungulugan na. Maari kang huminto sandali kung magsakay o magbaba ng pasahero ng mabilis. B, hindi maaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C, hindi ka maaring huminto maliban kung pinapahinto ka ng traffic enforcer. Tamang sagot, C, hindi ka maaring huminto maliban kung pinapahinto ka ng traffic enforcer. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangungulugang dapat kang huminto hanggang sa sangandaan ay maging maliwalas para magpatuloy? A, totoo. B, hindi totoo. C, walang sagot. Tamang sagot, B, hindi totoo. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? Pagbabasa ng e-books o email. B, paggamit ng hands-free device. Or C, pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. Ang tamang sagot, B, paggamit ng hands-free device. Ang ibig sabihin ng dobleng putol-putol na linya sa daan ay bawal na mag-overtake sa kaliwang parte. B, bawal na mag-overtake sa kanang parte. C, pwede ka mag-overtake sa kaliwa o kanan kapag walang panganib. Tamang sagot, C, pwede ka mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib.
Kung walang linya na minamarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada, sa gitna ng kalsada, kahit saang bahagi ng kalsada. Tamang sagot A, malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay uminom ng gamot na maaring makakapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. C. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. Tamang sagot A. Ang mabilis na takbo ng sakyan ay maaring nakadepende sa A. Kakayahan ng driver. B. Pagiging roadworthy ng mga sakyang minamaneho. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot C. Lahat ng nabanggit. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula na ang lights o sinyales na pagpapahinto? Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung sumunod ka ay hulihin ka. Dapat kang sumunod. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at antayin ang traffic light. Tamang sagot B. Dapat kang sumunod. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? A. Upang bigyan ng abiso ang bilis ng motorista. B. Para balaan ang mga motorista na may level na patawid na riles sa unahan. Or C. Para balaan ang motorista na hindi sila maaring pumarada kahit kailan. Tamang sagot B. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaaring humina. Narapat na ikaw ay A. Uminom na lamang ng mababang dose ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho, lalo na sa mahabang biyahe. C. Magiging malusog sa pangangatawan, pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos minom ng gamot. C. Ang tamang sagot. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10666 o Children's Safety Act on Motorcycle Act? A. Multang 50,000 pesos, pagkabilanggo ng 6 na taon, pagbawi ng driver's license. Tamang sagot, C. Pagbawi ng driver's license. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan na nakasuot ng A. Standard protective helmets. B. Sombrero ng pulis. C. Mga helmet na laan sa trabahong pang-construction. Tamang sagot, A. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailangan mo dapat ito isuot. Sa pangit na panahon, sa mabigat na daloy ng trapiko, kapag nagmamaneho. Tamang sagot si kapag nagmamaneho. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra ang dami ng nakasakay ng sasakyan? Ang driver ng sasakyan, ang nagpapasakay sa sasakyan, ang may-ari ng sasakyan. A. Ang tamang sagot, ang driver. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin bago umalis sa intersection, habang patungo sa intersection, bago lumiko sa intersection. Tamang sagot, bago lumiko sa intersection. C. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon alin sa mga sumusunod ang pinapayagan. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay, sa one-way na kalye, kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. C. Ang tamang sagot. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa intersection? Makapagpalito sa lahat ng mga nasa daan, makapagpalito sa lahat ng motorista, makakapagpalito sa lahat ng tapagpatubad ng batas pantrapiko. A. Ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings, pagbubusina, biglang pagbagal ng takbo na nakaberde ang ilaw, paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao? Tamang sagot, C. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? Bagalan ang takbo na maging alerto, maingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. Or C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Tamang sagot, A. Ang traffic lights ay nagpalit mula sa berde padilaw habang nang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit na nasa sangandaan. C. Huminto bago magsangandaan. Tamang sagot, C. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay
A. Pinapayagan lamang kung mag-overtake sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kung ang isang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis at tinakdang bilis. C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Tamang sagot, C. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA 1066 Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 B. 5,000 pesos C. 7,000 pesos Tamang sagot, B. 5,000 Paano ka naapektuhan ng alak? A. Pinapabilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinabubuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Tamang sagot, C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kung ligtas. B. Pagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. A. Ang tamang sagot. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Tamang sagot, B. Kumpletuhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban na kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. C. Maliban sa pagbigay ng sinyalis na nakarating sa kana. A. Ang tamang sagot. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na mga traffic signal. Pavement markings. Traffic hazard. B. Ang tamang sagot. Ang kulay berdeng traffic lights sa intersection ay nangahulugang A. Pinahintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. Hindi pinapahintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. Ang mga sakyan na kabilang kalsada at nakahinto. C. Ang tamang sagot. Ang mga sakyan sa kabilang kalsada at mga nakahinto. Sa anumang pangyayari, maaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital. A. Kapag sumundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag masyado ka ng ospital. B. Ang tamang sagot. Maiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko, ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko, hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar. A. Ang tamang sagot. Aksidente kang mga nakabangga ng taong naglalakad, ano ang unang dapat mong gawin? A. Tulungan ang taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. A. Ang tamang sagot. Tulungan ang taong naglalakad. Ang sasakyan ay nakaparada kapag hindi gumagalaw ang sasakyan kapag nagsakay ng pasahero. Hindi gumagalaw ang sasakyan kapag nagbababa ng pasahero. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. C. Ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala na may riles ng tren? Upang bigyan ng babala kaugnay na bilis ng kanilang takbo. Upang balaan ng mga motorista na hindi sila maaring pumarada anumang oras. Upang balaan ng motorista na may riles na tren sa unahang bahagi ng kalsada. C. Ang tamang sagot. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada, paano ang gagawin mo? Manatili sa gitna ng daan. Magmabilis na lumipat. Huwag magmadali at ayusin ang mga paglipat. C. Ang pagtamang sagot. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho dahil mahina ang pagtanggap kapag maandar ang makina, dahil nakakapikto sa mga electronic system ng sakyan, dahil maaring nagsagabal ito sa iyong atensyon. C. Ang tamang sagot. Maaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Kapag nagka-inkwentro ka sa daan ng masakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck, mas na sumisirena, ano ang dapat mong gawin? Huwag silang pansinin. Magbigay daan sa pamagitan ng panggilid sa kaliwa o kanan. Or C. Hanggang harangan ang kanilang daan. B. Ang tamang sagot. Magbigay daan. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa physical at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sakyan at lagay ng panahon. Or C. Lahat ng sagot. C. Lahat ng sagot.
Ang paglipat ng linya sa sangandaan ay napakaligtas, ligtas, hindi ligtas. Hindi ligtas, tamang sagot, letter C. Ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa bilis ng sakyan na minamaneho. B, kasanayan ng driver, or C, lahat ng nabanggit. C, lahat ng nabanggit ang tamang sagot. Kailan ka dapat magsignal kung ikaw ay liliko pa kanan habang lumiliko? Pagkatapos lumiko. Or C, bago lumiko. Ang tamang sagot, C, bago ka lumiko. Ang angkop na sinyas kung liliko sa kaliwa ay ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa, ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas, kaliwang kamay na nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, A, ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng pangunahing karapatan bilang ng mga driver, mga batas kapag nagbibigay daan sa iba, or C, lahat ng nabanggit. Tamang sagot, C, lahat ng nabanggit. Ang aksyon na ito ay maaring magdulot sa iyo ng papasadsad o mawala ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat, lalo na sa basa o posibleng madulas na kalsada. A, hindi tamang pagpapreno. B, lumikong mabagal. Or C, akselerasyong napakabagal. Tamang sagot, A, hindi tamang pagpapreno. Hindi ka maaring bumusina maliban na lamang kung A, may mga umaandar na sakyan na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B, kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. Or C, magbigay ng sinyales na ikaw ay paparating. Tamang sagot, A. Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg, at A, nakakapit ang bata sa rider seat handle. B, nakakahawak sa balikat ng driver. Or C, nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, C, nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sakyan ang mayroong right of way? A, ang sakyan na nakaharap sa berdeng dilaw, ilaw. B, mga sakyan na nakapapasok pa lang. Or C, mga sakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot, C, ang mga sakyan na nasa rotonda. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A, bubusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B, maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C, paatrasin ang taong tumatawid. Tamang sagot, B, maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sakyang na mababagal ang takbo, A, asul. B, dilaw. Or C, pula. Ang tamang sagot, B, dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangahulugan na maaring pumarada sa pasubaling ang minamaneho mo ay pribadong sakyan. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi huhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. Or C, maaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sakyan. Ang tamang sagot, letter C, maaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. 60. Pinapahintulutang pumarada ang isang sakyan kung A, lampas 4 na metro sa buka insendio o fire hydrant. B, sa loob ng 3 metro ng intersection ng linyang kurbada. Or C, sa loob ng intersection. A, ang tamang sagot. Good luck sa inyong pagsulit. Sana natulungan ko kayo upang mapadali ang inyong pagre-review. Sana ay mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Abangan ang sunod kong video.
Ang mga exam na nasa vlog ay ang exam na kukunin nyo sa LTO, pero maaaring mababago ang pagkasunod-sunod pagdating na sa LTO office. Kapag new system, 60 item ang exam, dapat makakuha ka ng tamang sagot na 48 score upang pumasa ka. Kapag old system naman sa LTO na napuntahan mo, 40 items ang exam, dapat makuha ka ng tamang sagot na 30 score.